Direk! Direk! So yun po, nakaligo na po tayo. So syempre, hindi po natin siya sinama sa ating vlog kasi alam niyo naman, rated SPG. So ngayon guys, magbe-beast muna kayo and I will be right back para sa ating first ever vlog. Hi guys! What's up? It's me, Rog from Rog TV and welcome to my first ever vlog. Wait lang! So guys, what's up? So guys, alam niyo naman, yung video natin ngayon is all about random facts about myself. So since day off ka naman at since Sorry. Wala naman akong ginagawa ngayon dito sa bahay is naisipan ko pong gumawa ng aking first video. So since bago pa po ako sa industriyang ito, is gusto ko manang ipakilala ang aking sarili sa inyo. So para mas malaman nyo ang hugot ng aking buhay at yung mga videos na lalabas ko is mas lalo nyo maintindihan. So guys, sana ma-enjoy kayo sa aking first video. Direk! Direk! Dumating na ba yung breakfast natin? Gutom na ako eh! Pem! Hi guys, so ngayon po is may breakfast na po tayo. So sa vlog na ito ay may twist. So habang nagbe-breakfast po tayo, is kakain po tayo ng ating inihandang pagkain niya. So meron po tayong brown bread. Siyempre ito po yung kinakain kong brown bread kasi hindi po ako nagre-rice. Meron din po tayong chicken, adobo, with carrots and yan. At syempre yung palaman ng ating sandwich guys, mayonnaise with salt and pepper to taste. So guys, kain na tayo. So guys, kain na tayo guys ng ating sandwich. Gusto ko po talaga itong brown bread kasi hindi po siya mas nakakataba kasi nag-no-rice na po ako maybe 8 to 10 months pero hindi po siya advisable actually. Dapat mag-consult pa rin kayo sa doktor. Pero sa akin naman is hindi na ako nag-crave ng rice, so brown bread na lang ako. Mga ginagawa ko din po yung keto diet. Harap guys, kain tayo.
So by the way guys, yung totoo pong pangalan is Rodolfo Francisco Ponteras Jr. Pinanganak po ako sa Bukidnon, so proud Bisaya po ako, pero magtatagalog na lang po tayo para maintindihan din naman ng mga Katagalugan, di ba? Kasi marami din tayong mga friends na mga Tagalog, so alam niyo na guys. So actually guys, I'm 27 years old. Pinanganak ko no October 19, 1993. So yung zodiac sign ko po is Libra. Libra po, di ba? Yung timbangan. So I know how to balance my life, how to balance my time. I'm sure kayo din. You know how to balance everything, right? Kain muna ako, guys. Gustong talaga yun. Actually, hindi pa talaga ako nag-breakfast. So, ngayon pala ako mag-breakfast. Sorry guys, kung may judo-judo akong kumain kasi ganito talaga ako kumain. Next tayo is, andito po ako sa Riyadh ngayon. So, I'm working as a waiter. Ikalawang balik ko na po sa aking kontrata from other company. So, total mga 5 years na po ako dito sa Riyadh, Saudi Arabia. So, yun nga po, panglima po ako sa 6 na magkakapatid. High school po, tsaka college is nag-working student po ako. So, shoutout nga po pala dun sa napasukan kong paaralan private school, San Isidro College. Tsaka kay Father Virgilio H. Delpin, at tsaka kay Ate Noy. Oh, parang naiya ko. Sorry guys. Nalala ko lang kasi nung college ako eh. Ayokong niyak. Uy. So yan guys, sorry po kung medyo napaluha po ako ng unti. Pero ayoko po talagang umiyak. Kasi po, naalala ko yung mga pinagdaanan ko nung college ako. Yan ano. Ayoko na. Ayoko na pag-usapan ng mga... No. So guys, kain na muna tayo. Wait lang. Mahina talaga yung loob ko sa mga ganito eh, yung mga past experiences. Parang pwede ako pang MMK. Sorry guys. So yun nga po, nanginginig. So yun nga po, isa po akong magsasaka, proud magsasaka, at elementary to high school. Sorry, ano ba yun? Honor student po ako, but unfortunately, ano ba yan? Wait lang guys. Moving forward guys, since parang masyado na tayong emotional ngayon at ayoko kayong malungkot sa vlog na to. So, sa talent mo na tayo. So, sa talent ko po is dancing. Gusto niyo sample? Gusto niyo? Sige! Music maestro! O, diba? Dancer yan, dancer! At syempre guys, hindi lang sa sayaw. Pati din sa kantahan, syempre. Gusto nyo sample? Gusto nyo? Grabe naman kayo. Pang-asap itong talent ko. Sige, bibigyan ko kayo. Hi, peace it all. And I stood tall. And I did it my way. So yun na nga guys, so tambay din po ako sa Facebook, sa TikTok, Instagram, so pero nagbabapad po talaga ako sa Facebook at syempre po sa YouTube kasi marami po tayo mga videos na napapanood, marami po tayo napupulot ang aral at syempre po yun po yung pampawi ng pagod natin after ng work, diba? So guys, nga po guys, balik po tayo dun sa topic natin kanina kung saan muntik na po talaga tayong maiyak. Actually umiga ako konti. So guys, so nag-working student po ako noong college, hanggang third year lang po ako at I took up Bachelor of Science in Business Administration
major in marketing management, but unfortunately, hindi ko po siya natapos kasi po nag-abroad na po ako. So hindi ko po ininikayat yung mga kabataan na pumunta agad ng abroad. Dapat po muna tapusin niyo muna yung pag-aaral niyo para mas sa future naman ay meron kayong diploma, di ba? Hindi naman ako nagsisi, nandito ako ngayon sa abroad at huminto ako ng pag-aaral kasi natustusan ko naman yung pangailangan ng aking mga magulang, nabigay ko yung mga gusto nila at syempre napatikim ko sa kanila yung buhay na hindi pa nila naranasan dati, di ba? Yun naman talaga yung purpose natin kung bakit tayo nagsumikap at naging mabait, di ba? So guys, shoutout nga po pala sa mga tropa ko dyan sa Bukidnon. Maayong buntag, maayong udto, maayong gabi, mga unata. Guys, gimingaw na ko glitchon. So guys, pag-uwi ko ng Pinas is kakain talaga ako ng lechon. But by the way, nung pag-uwi ko ng Pinas, may lechon pero parang normal lang sa akin. Dito kasi sa Saudi guys is yung mabilis na ulam. Kung sa Pinas ay ang mabilis nating nabibili mga bagoong, sardinas, mga noodles. Dito sa Saudi is yung manok. Yung parang mas mabili natin ba? Yung madali nating bilhin. Yun lang din yung parang medyo mura dito eh. So alam nyo na. Nilipad na lang kami pa uwi ng Pinas, diba? May pakpak na kami. So actually guys, dito ni si Saudi is itlog na lang at saka noodles ay solved na kami. Hindi namin gusto ng ibang ulam, pero parang nakakasawan din yung kumain ng mga ulam na ganun. So parang na-miss din namin yung buhay sa Pinas. At saka nakakatipid din kami sa ganun. Para may pedala po kami sa mga mahal namin sa buhay sa Pinas. Diba? Yun naman talaga yung purpose natin kung bakit nandito tayo sa abroad, diba? Hindi naman dahil gusto nating magpasosyal o ano man. So, dapat guys, dapat ilugar natin ang sarili natin kung saan man tayo lulugar. Kasi nandito tayo magsumikap at mag-ipon at para may padala sa ating pamilya, diba? So, yun lamang po guys for today's video. So guys, kapon po is nag-post po ako sa aking social media sa Facebook na magpapashoutout po ako ng 10 tao. So, since sa first vlog ko naman ito, isi-shoutout ko na po lahat para wala naman pong masaktan o man-hurt yung kanilang feelings, di ba? So, shoutout nga po pala kay Lalay Uchabilio, Jenny Dahilan, Archie Drilon, Jessa Hernandez, tropa ko sa Cappuccino, sina John, Anthony, Harmon, at saka si John Louie, si Ate Darrell Baita, si Pilar Sanchez, si Jomar, si Ruth Sumagang, sa tropa ang Bor, si Charis, si Miggy, si John, at si Cindy, si Kuya Paul, si Andre Tixon, si Ate Nails, Uncle Jorge Channel, and John Mad Channel, Bigmar Portugal, and It's Coli Vlog. At saka shoutout din po kay Father Berheriot Delpin at saka kay Ate Noemi na yung napaaral sa akin. So guys, kung gusto nyo po mag-subscribe sa akin channel, just search on YouTube, Rog TV. So guys, kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon, is don't forget to subscribe, like, share, at i-hit nyo din ang bell notification down below para maging updated kayo sa aking next videos. So guys, Rog TV po na nagsasabing, walang imposible pag may Diyos kang kasama at ikaw ay nagsumikap.